matagal nang marumi ang Pasig River. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, tiwala na kaya pang ibalik ang dati nitong ganda. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Muling pagsasayos na Pasig River, kakayanin pa ba? Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kakayanin kahit mahabang panahon ang kakailanganin. Alam ko naman na mahabang pakikibaka ito. Mahabang panahon ang kinakailangan ilaan dito. Decades of neglect cannot be undone in months. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay siyang epimolical ehemplo ng ating sundan. Yan ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ng pasinayaan ng showcase area ng Pasig River Urban Development Project sa Manila. Sa halagang 18 bilyong piso, ang tabing ilog, itatransform daw bilang recreational at commercial space. We envision civic spaces where our children will play, our seniors will relax, families will exercise, artists can showcase their talents, and the creative can display their wares. Pagtitiyak ni PBBM, hindi ito magiging ganda lang. Sisiguraduhin daw na mapapakinabangan talaga ito, kaya lalagyan ng mas maraming ferry boats at istasyon. Yun nga lang, maraming malilipat ng tirahan dahil sa proyekto. Panigurado naman daw na may lilipatan sila. Aminado si Pangulong Marcos, ambitious ang proyekto. Pero may pangako siya sa publiko. Hindi po ito ningas kugon ng kampanya o flavor of the month lang. This will be pursued relentlessly. There will be scheduled milestones that will be strictly met from government agencies who are under orders to submit progress reports. Patunayang dedikado siya sa proyekto, quarterly at yearly daw ang pagsusumite ng progress report para sa naturang project. Pwede na raw natin siyang singilin dyan. Mobile Journal, Julie Paisa po, hatid ang mukha ng balita.